Next topic, Madam Chair, since ang gusto ng OVP ay 2025 budget, mapag-usapan din natin siya maliban sa past budgets. Madam Chair, I'd like to discuss yung 10 million peso project na children's book. Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person na question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee, sino po ang editor ng children's book na ito? Madam Vice President. Madam Chair, all the answers are, well, wala yan doon sa opening statement. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 Budget Proposal, the question and answer. And Madam Chair, I did not ask a question. I told the decide the proposal to proceed the name of the auditor of the children's book. Yun ang nangyayari kapag hindi na lang. Ask a question. I asked the resource person to tell the name, pero baka hindi ko nadidisigil siya na yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw kong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan, dahon ng banahaw. Wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anak ko po yung tukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po yan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng kwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per our writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, the illustrations are not cohesive, para yung elements pinatong na sa background. Tapos, low value for illustrations kasi, Madam Chair, kahit na yung pangalan ng illustrators ay maliit po pwede sa pangalan ng author. Well, in fact, for a children's book, magkasing bigat po ang papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umasta ang isang kaibigan. But, Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-i-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book na pinopropose, na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the learning crisis. Hindi po siya actually ay makabata. Ano? Kaya, Madam Chair, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at diba, kung totoo pa kayong sinasabi about me, I would even suggest OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang vice-presidente. Pwede pa kami special edition kung sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro, and I also think, Madam Chair, na throughout this hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So, ako personally, I'm inclined na hindi natin determinate yung budget briefing for the Office of the Vice President. So, ginala muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. Ma'am, the name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want.